Pinagmalaki ng PNP na bumaba ang crime rate sa bansa nitong 2011 kumpara noong mga nakaraang taon. Pero ang Volunteers Against Crime and Corruption naniniwalang hindi tugma sa realidad ang datos ng pulisya. Saksi si Van Mayrina. Gumimbal sa sambayanan noong pagpasok pala ng taong 2011 ang magkasunod na krimeng carnapping at pagpatay sa mga car dealer na sina Emerson Lozano at Benson Evangelista. Ang mga karumal-dumal na krimeng ito, kabilang sa mahigit 240,000 krimeng na itala sa buong bansa sa taong 2011. Malaking bilang pa rin kung tutuusin, pero pag umalaki ng PNP, mahigit 20% na itong mas mababa kumpara noong 2010 at halos kalahati raw sa bilang ng krimen noong 2009. Magsimula po nung in-implement natin yung Police Integrated Patrol System. Ito naman po ay pinaigting ng ating Chief PNP ni Canor Bartolome sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga administrative personnel galing po dito sa National Headquarters, sa mga district, sa regional offices para po magpatrolya ng isang araw sa isang linggo para po i-beef up yung mga patrol beat patrols natin sa mga kalye. Bagong kagamitan, makabagong teknolohiya. Lahat daw yan ay nakakatulong sa kapulisan di lamang sa pagpigil sa krimen, kundi maging sa pag-iimbestiga at pagtugis sa mga salarin. Ang Crime Solution Efficiency o yung mga krimen kung saan nakilala, nasampahan ng demanda at naipakulong ang salarin, tumaas din na mahigit 10% sa nakalipas sa taon kumpara noong 2010 ayon sa PNP. Pero wala raw sa isa ay para kay Boy Evangelista, ama ng pinaslang na si Benson Evangelista, ang mga datos na ito ng PNP. Ang insidente kasi ng carnapping, halos hindi naman daw nagbago sa nakalipas sa 2 taon. Tingin ko, yung mga statistics na yan, sana ma-convert sa sa solution ng mga krimen na nangyayari ngayon, no? Paano ba kaya yung mga hindi nakukover ng tri-media, no? Sana nga kay Benzo na lang matigil tong ganitong klaseng krimen, no? Maging ang Volunteers Against Crime and Corruption of VACC, naniniwalang taliwas daw sa realidad ang datos ng PNP. It's a matter of political will. The president should provide more resources to our Philippine National Police, to our investigators, like National Bureau of Investigation. Marami pa rin nasasaktan, marami pa rin pong nawawala ng buhay at ari-arian na ating mga kababayan. Ang gusto po natin, minimal na lamang po yan. Ako si Van Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, tipid po tayo sa konsumo ng tubig. Nagtaas kasi ng sigil ang Maynilad at maging ang Manila Water. Bahagi raw ng rate hike ay gagamitin para sa mas maayos na serbisyo. Saksi si Bernadette Reyes. Sa unang araw ng bagong taon, ipinatupad din ang 3rd bugso ng taas singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water. Inaprubahan na ito ng MWSS noong 2011. Pati ng makukuha namin dito, sa pagtaas na ito ay gagamitin para magdagdag ng mga tubo, mag-repair ng mga sira at maggawa ng mga bagong facilities. Ang Maynilad nasa 2 pesos at 49 centavos ang average na dagdag singil sa kada cubic meter. Sa sample computation ng Maynilad, lumalabas na 58 pesos at 16 centavos ang dagdag bayarin ng mga kumukonsum ng 30 cubic meters kada buwan. Si Arlene tuloy problemado sa dagdag gastusin na naman sa kanyang karinderya. Hindi naman kami pwedeng magtaas ng presyo ng biliin dahil maninibago yung mga customer. Magtitipid na lang kami ng tubig. Pero hindi lang mga consumer ng Maynilad ang sapul sa taas singil, kundi pati ang mga customer ng Manila Water. Hanggang 85 centavos kada cubic meter ang dagdag singil para sa mga residential customers na nakakabit sa sewage system ng Manila Water. Hanggang 2 pesos and 85 centavos per cubic meter naman ang bayarin ng non-sewer customers o yung may sariling Pozo Negro. Sa sample computation ng Manila Water, lalabas na 19 pesos and 52 centavos ang babayaran ng mga sewer consumers na gumagamit ng 30 cubic meters ng tubig kada buwan. 65 pesos and 38 centavos naman kung non-sewer ang customer. Sa kasalukuyan kasi, ang taripa ng Manila Water ay ang pinakamababa na dito sa Metro Manila. Scheduled increase talaga ito na kadalasan ipinapatupad natin tuwing January 1. Ang gasolina, natural magtaas galing sa world market eh. Pero ito galing lang sa bukal eh. Wala naman pinanggalingan nga eh. Kung si galing lang sa supply sa mag-ulan, ganyan. Bakit magtaas? Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. Nakatakdang magsampa ng kasong paglabag sa Anti-Voyeurism Act of 2009 ang kampo ni Janelle Manahan laban sa magkakapatid na Gail, Mara at RJ Bautista.
Kaugnay po yan ang umunoy pagpapakalat nila sa internet ng private video raw ni Janelle at ng pinaslang niyang kasintahang si Ramjan Revilla. Mariin namang itinanggi ng ina ng magkakapatid na Bautista ang paratang. Kanina, nagtungo ang mag-asawang Gail at Hiro Furuyama sa Paranaque Prosecutor's Office. Nagsumiti si Gail ng counter-affidavit habang naghain naman ng motion to quash subpoena si Hiro. They have the motive. Why? Because the effect of this sex video is precisely in order to harass Janelle Manahan. To harass her so that she will feel emotional, psychological, mental stress in such a way na hindi na siya magtitistigo. Siguro kung nakita man namin yun, siguro di mas lalo itatabi namin yun, hindi namin yun ilalabas. Kasi kawawa naman yung bata, patay na yung anak ko, nasisira pa. Sa balik eskwela na mag-aral sa Cagayan de Oro City, tatlong linggo matapos alantahin ang kanilang lugar ng bagyong Sendong. Konting estudyante lamang ang nakapasok habang patuloy naman ang paglilinis sa mga silid na puno ng putik. Dagdag problema naman ang dumaraming bilang ng mga tinatamaan ng leptospirosis at diarrhea sa lungsod. Babot na sa halos 180 ang may leptospirosis, 5 na po ang namatay. At sa iba pa rin balita, nagkampyon ang Monash Debate Association ng Australia sa open category ng 32nd World Universities Debate Championship na ginanap sa PICC. Para naman sa kategoryang English as a Second Language, magkampyon ang Tel Aviv University ng Israel. Nagwagi naman sa kategoryang English as a Foreign Language ang EWA Debating Society mula sa Republic of Korea. Nakaabot naman sa quarterfinals ang UP Manila at Xavier University ng Cagayan de Oro sa English as a Second Language category. At sa showbiz saksi, isushoot na sa susunod na linggo dito mismo sa Pilipinas ang international film na The Bourne Legacy. Yung mga maaksyon eksena po, kukunan sa iba namang bahagi ng Metro Manila at maging sa Palawan. Saksi si Aubrey Carampel. Kasunod ng mga bansa sa Europa at Amerika, Pilipinas naman ang bansang next in line na matatampok sa sikat na Bourne franchise. Tiyak kasing isushoot dito sa bansa ang spin-off nitong Bourne Legacy, kung saan isang bagong karakter ang bida, na gagampanan ni Hurt Locker actor Jeremy Renner. Kasama rin sa cast sina Edward Norton at Rachel Weisz. Kanina ay tinukoy na ng MMDA ang mga lokasyon ng shoot sa Pilipinas na magsisimula na sa susunod na linggo. Kabilang daw ang Intramuros, Jones Bridge, Recto, Binondo, Makati, Navotas Fishport, San Andres, Marikina Market at Pasay Taft Rotonda. Pero ayon sa MMDA, di lang daw Metro Manila ang ibibida. Ang ending kasi, kukunan daw sa El Nido, Palawan. Saan po natin na makakatulong po ito sa pag-promote ng ating bansa, Metro Manila, at makaka-generate na ng additional excitement dito sa local film industry, ganun, katatapos lang ng MMFF. Mahigit isang buwan daw tatagal ang shooting dito sa bansa, kung saan kukunan ang 25% ng pelikula. Ang local production company na Philippine Film Studios Incorporated na nasa likod ng ilang international movies at reality shows na sinushoot sa bansa, ang siya ring makakatuwang ng production team ng Bourne Legacy. Kaya naman, puspusan na ang pakikipag-ugnayan ng produksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo para sa seguridad ng foreign actors at crew. At para naman sa mga maaapektuhang motorista, magbibigay po tayo ng mga traffic advisories kung may shooting na. Magbibigay tayo ng oras para naman po maabisuhan natin ang ating publiko na maiwasan yung mga ganun lugar. Ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Kung nasa ng balita, ikaw tangligan ng katotohanan, magkasama sa pagbalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, servisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Reporter's Notebook. Ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.